Salamat po, DS Jan. Nariya pa rin kayo? Talaga, ako'y humahanga sa inyo. Nandito pa rin kayo. Okay, tayo po tayong lahat. Medyo mag-inat na tayo. Tayo tayong lahat. Okay, naiinat na ba? Yan, sipa-sipa ng bahagya. Tapos, harap kayo sa kanan nyo. Harap sa kanan. Ayan, sa may pastoral house. Ayan, doon na kayo nakarap. Abutin niyo yung nasa una ninyo. Abutin ninyo. Abutin niyo yung nasa una ninyo. Alam pa ako sinasabi, bakit nagmamasahihan kayo. Ayan. Para pag nauhulaan niyo, sasabihin ko, ano, talagang hanga ko sa mga taga-Kabite. Ayan, sanay na, no? Okay, lagyan natin ng, ano, ng intensity. Pagka sinabi kong ambon, ganito lang, isang daliri lang, ambon, sige, practice, ambon. Pagka sinabi kong ulan, lahat ng daliri, ayan. Pag sinabi kong bagyo, isang buong kamay na, ganun. Ayan, okay? Ah, sige. Ah, ready na kayo? Ready na? Okay. Ambon. Ulan. Lahat ng daliri. Ulan. Bagyo. Oops. Ambon. Ulan. Ondoy. Ayan, okay. Kalikot naman. Ayan, para naman parehas, ano? Ayan. Okay, ambon. Ulan. Petring. Okay, ang lakas naman, abutan natin ito. Okay, siapa? Ambon. Ulan. Bagyo. Oops, oh, tama na. Baka magpunta sa babra. Okay, parang natin ang mga sarili. Okay, ayos po ba? Ayan. Excited pa kayo? Amen. Excited tayo. Dahil binibigyan tayo ng bagong revelation, binibigyan tayo ng Panginoon ng bagong pagkakataon upang sa gayon ay pagyamanin. Hindi lamang ang iglesia ang ating pinaglilingkuran, kung hindi ang ating mga sarili. Alam niyo, doon po sa amin, sa harapan ng parsonage, meron kong terrace. So medyo malawag yung terrace. Kaya doon eh, may kontawagin kami ni Mrs. A. Pocket Garden na kung saan meron kami mga tanim na halamang ornamental sa pasok naroroon. At alam niyo ba, doon sa mga halaman naming ornamental, meron doon bidang-bidang. Yung antorium. Kagaya ng antorium ni Pastor Madre dito sa altar. Yung antorium, bitang-bitang antorium. Kasi ang kanyang bulaklak, ay, luma itong antorium ng altar. Doble yan. Ang lalaki, tapos pulang-pula. Tapos tinatamang ako, ay, ang galing-galing naman ni Mrs. Meron siyang dintam. Kailan pa po yung antorium na ito? Ah, nung isang taon lang. Biglang namamangha sila, akala kasi nila, ay totoo. Pero, artificial pala. May sabihin, bakit biglang nawawala yung paghanga nila pag nalaman yun yung plastic pala? Kasi ang inaasahan natin sa bulaklak, may buhay. Press. Alam niyo ba isa sa mga dahilan kung bakit naglalagay ng bulaklak sa altar? Bukod sa inyo nakagaganda, isa sa mga kadahilanan, at least kaga paano, meron naman buhay dito. Diba? At least, meron buhay. So, yung bulaklak sa altar, nagpapahayag ng buhay. At di lang ng buhay, kung hindi ng panibagong buhay. Bakit? Sapagkat, tuwing namumukat ang mga bulaklak,
ang ibig sabihin, muling-muling magkakaroon ng isang panibagong henerasyon ng mga halaman ng ganung uri. Mga kapatid, dapat ang ating mga cell group na mumukadkat, na mumulaklak. I have nothing against the Bible study. Maganda po yung Bible study. Sa katunayan, maraming natutuhan sa Bible study. Pero, tatanungin ko yan ang tapatan. Sa Bible study, ilan pong miyembro ang nawiwin natin? Meron siguro kailan-ilan. Sa katunayan, pag nag-put up ka ng Bible study, nasimula, puno ang bahay. Hindi magkamayaw. Sa susunod na linggo, kalahati na lang. Sa susunod, one-fourth na lang. At sa susunod, panakanakan na lang. Para bang ulan sa tag-araw. Panakanakan na lang. Nalala ko meron akong dating destino. Nakapagka ako ay hindi ko pa alam yung ganitong sistema, yung maglalagay ako ng Bible study sa isang lugar. Sa una, ang dami namin kasama. Hindi magkandalo na sa kotse ko yung mga sumasama yun, misa nanonundo pa ako. Sa lumaon, napakarami ng mga dahilan. At alam nyo, ang naiiwan na lang ng Bible study, ako sa kasimisi sa kayong may bahay. Hindi na lang natira. Tatalakayin natin ngayon ang pagkakaiba ng cell group at saka ng Bible study. At para talakayin natin ang pagkakaiba ng cell group at ng Bible study, yung Bible study, tingnan natin yung, yung cell group, tingnan natin ang kanyang element. Meron siyang apat na elements itong cell group. Mula sa acronym na LIFE, life. Number one element yung tinatawag na loving relationships. Loving relationships. Yan bang merong, hindi lang basta may relasyon. May pag-iibigan sa isa't isa. Kung minsan yung relasyon nagiging gasgas na, na acquaintance lang, nagiging relatives na. Hindi ganun. Sa relationship, merong something in common. Sa relationship, halimbawa ako, meron akong kapatid na nakatira sa Quezon City. Kahit kami magkalayo, pero pag nagkikita naman kami, eh talagang hindi magkamayo ang untahan. Hindi magpuknat-puknat. Bakit? Eh kasi, meron kami relationship eh. Eh isang dugo ang nalanglaytay sa aming mga ugat. At dapat, sa loob ng isang cell group, ay ganun din. Alam niyo mga kapatid, kapag ka merong loving relationships, ma-overlook mong maraming mga bagay. Wala naman talaga taong perfecto nila. Kahit nga si Pekto, eh hindi perfecto. Sa katunayan, laging-laging merong kahinaan ang isang tao. Ang tukoy naniniwala na yung kahinaan natin ngayon nasa sa akin upang sa gayon, hanapin naman natin yung ating kalakasan sa ating kapwa. Upang sa gayon, hindi tayo magmalabis, hindi tayo magmalaki. Alam niyo yung term na narcissistic? Yung term na narcissistic, kinuha sa isang kwento ng pangalan ng bida ay si Narciso. Si Narciso ay isang magandang lalaki. At sa katunayan, maraming mga dalaga ang nabibighami sa kanya. Isang araw, sa paglalakad ni Narciso sa batis, pagdungaw niya sa batis, meron bang ang pangalan dito ni Narciso? Ah, proseso. Buti na lang yung Narciso. So, sa kanyang paglalakad, sa tabi ng batis, dumungaw siya sa tubig. Eh, wala pa naman mga salamin nun. Pagdungaw niya sa tubig, nakita niya ang kanyang sarili. Yung kanyang sarili pala, yung mukha niya, ang ganda-gandang lalaki. Wala bang iniwang kay Dolphin na
Dumang pinikulan ni Dolby, pagka isa may napagat akong pinikulan ni Dolby, pag gising niya sa umaga, tingin siya sa salamin, tatagang-tagang-tagang ang lalaki mo. Eh, ang ganda-ganda na lalaki. Ang problema ng Narciso, kung maalaman niya iyon, hindi na niya pinansin yung mga babae. Dahil naniniwala siyang walang sinamang babae deserve na makasama niya. Si Narciso, namatay na matandang binata. At may mga tao sa kasalukuyan, parang Narciso. Tinabaga, hindi na niya kakailanganin yung ibang tao. Tinabaga, mabubuhay na siya sa kanyang sarili. Paparger ka naman dyan, ha? Baka pwede... yung misis ko. Sample ng relationship. Magkalayo kami ng aking misis na napakaganda. At ang sa kasalukuyan ay miss na miss ko na siya. Amen? Kanilang umaga, pag-isip ko ng umaga, siyempre, una sa Panginoon, tapos kung magpahin sa Panginoon, tinex ko na agad siya. Ang sabi ko, darling, miss na miss na kita. That is loving relationship. Sa mga mag-asawa, yung iyong asawa ay ang totoo meron naman talaga ng mga kapintasan. Pero dahil naman po siya, ma-overlook mo yung mga kapintasan. Di ba? Yun yung relationship. Sa relationship, kahit na yung mga bagay na mabibigat na kapintasan, makalam pa sa'yo mabagay, dahil mahal mo siya. Alam niyo mga kapatid, yung anak kong bunso, palibas sa lalaki, medyo minsan ay pasaway, takbo rito, takbo doon, hanggang sa minsan meron na siya nasisira sa mga gamit namin, hindi ko magumagalit. Minsan ay sinubukan kong paluin. Kaya na, nung papaluin ko na, sabi ko, kunin ni Stephen, gano'n nga. Meron kayo sa akin. Nakatitiglan kayo sa akin. Nang papaluin ko na kung bakit ako'y natawa. At tumawa rin siya ng tumawa. Yung misis ko'y tawa rin ng tawa. Nakalimutan ko na yung galit ko eh. At niyakap ko na lang. Ganun mga kapatid, yung loving relationship. At kung yung ating mga kaanib sa church, magkakaroon niyan, eh di ba napakaganda? Lalo na sa isang small groups, sa isang small group, merong loving relationship, merong pagmamahalan sa isa't isa, napakainam. Magkakaroon lalo ng buhay ang ating mga cell group. Sumunod, involvement in ministry. Sa atin ng mga pastor na narito, hindi ba nasabi ko sa inyo na yung stand na Superman, dumanguso na yun, hindi na effective ngayon yun. Mas effective sa kasalukuyan yung tinatawag na the art of delegation. Pag-aralan yan. The art of delegation. Yung bang hindi lahat ng bagay, gagawin mo lahat, hahanapin mo yung mga tao na makatutulong sa iyo. At yung mga tao na makatutulong sa iyo, gagawin nila yung gawain na yun ng may buong pagmamahal. Sa loob ng church, lalo na kung marami, halimbawa, kagaya mo ang congregation ni 400. Ang totoo, mahirap isa-isahin. Okay, mananawagan ng volunteer baka walang mag-volunteer. Pero nangyayari yan sa mga cell group. Itatanong ko lang doon sa cell group leader, meron ka bang member na ganitong skill? Opo, sabi niya. Kasi ganun. Wala bang iniwan sa mga kapitan? Sa mga kapitan ng barangay, atas lahat ng mga kabarangay niya, kakilala niya. Kaya, noong dati, uso yung mga prosada, kami na mga pastor na evangelistic team, isa sa aming mga pangunay ginagawa kapag kami pumunta sa isang baryo para magdaos ng evangelistic night o kaya mass evangelism, pumunta kami sa kapitan. Kasi, ang kapitan, kabisado niya sa itong baryo. Alam niya kung saan po pwesto. At alam din niya kung sino-sino yung mga katulong namin. Sa small group, nangyayari yan.
pangatlo na element ay fellowship. Alam niyo mga kapatid, yung pong fellowship in the world, bagamat ang Bible study nagkakaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pero ay ito kung masusustain yung fellowship na yun ng pagkasama-sama. At sa maraming mga pagkakataon, kung baga sa sabaw na mainit, nawawala yung init, lumalamig. Kahapon po, sorry po doon sa nagtimpla ng kape ko, hindi ko na nainom. Dahil nagkasara pala tayo rito ng discussion. Pag-upo ko rin, nagkasara ni Pastor Pere yung kape. Tagay ko po sa kape ang lamig. Malamig pa sa ilong ng pusa. Ayun! parang ihigop ka na ilong ng pusa, ang kape masarap kung mainit. Alam niyo, marami sa mga Bible study, bagamat merong fellowship, pero hindi nasusustain yung fellowship. Pang-apat, letter E, evangelism. Ang mabilis magparami sa kasalukuyan ay hindi naman yung mga evangelistic campaign, hindi yung krusada. Alam niyo, hindi ko pinipintasan yan dahil sa hindi ko kayang gawin. Kahit kakapikit ako, kaya kong gawin yan. Nagsasalita ako sa plaza, sa mga kanto-kanto. Ang hindi ko lang napagsalita na ipos eh. At napansin ko, para bang nung mauso yung mga computer, yung mga VCD, yung mga mod, parang hindi na ganun uso rin yung mass evangelism. Ang nakita kong mas effective yung personal evangelism. At ang personal evangelism, nagaganap yung kanyang training sa loob ng cell group, nagaganap yung kanyang deployment sa loob ng cell group, at nasusustain ito sa pamamagitan ng cell group. Basta wag lang iaalis yung value system ng isang cell group na tinatawag na multiplier. Punta tayo din sa definition ng isang cell group. Okay. Definition of cell group, pakibasa nga po. Okay. Sabi ng iba, hirap naman gawin yan. Ang totoo hindi mahirap. Sa katunayan, tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa huntahan. Yung mga Pilipino, mahilig sa grupo-grupo. Yan ay napansin ko lang doon sa aming church, nung hindi pa ako nagsaselo. Napansin ko kapag kakainan na, ba na merong salo-salo together ang church? Merong pagkakataon na yung aming church ay kahit walang okasyon, mananawagan kami ng salo-salo together. Okay, next week, yung mga kayang magdala ng pagkain, magdala kayong pagkain. Pagkatapos ng pagsamba, edi kainan na kami. Masaya. Alam niyo, kapatid, maganda rin yung bagay na ito sapagkat nagkakaroon ng banding ang mga miyembro. Imbis na pagkatapos ng worship service, nagkukumarata silang muwi, meron silang something to look forward. Yung hindi kaya magdala ng pagkain, isarado niyo yung pintuan ng church, yung gate ng church, para hindi makalabas kasi naiiyak. Yung mga pagkain, ilalatag namin sa gitna, walang magtetrace ng sarili niyang pagkain. Basta yung mga pagkain na yung patlak kung sino yung gustong kumuha. At alam niyo, napansin ko, yung mga kabataan, kukuha sila tapos nasasunsunog sila, kainan sila, katuwaan sila, tawanan, tapos kain sila, ganun. Tapos yung mga kalalakihan nasa kapilang sulo, yung mga kabataan ay ganun din. Alam niyo, napansin ko, makikita mo yung kanilang similarity. Kahit hindi mo sila grupo, makikita mo na yung kanilang grupo-grupo. Sabi ko nga doon sa aking primary group, yun pa lang,
cell group na. Kaya lang, hindi nila alam na cell group sila. Ginagawa nila yung elements ng cell group. Ang wala lang, hindi lang sila tinatawag na cell group. Alam niyo mga kapatid, sa bawat church, may mga grupo-grupo dyan, maliliit na grupo, na kung iyan ay magsasama-sama weekly, focusing on the Word of God and with purpose of development and growth. Yun ay cell group. Punta tayo doon sa components of cell group. So, merong apat na components naman ang cell group. Ano yung number one? Learn. Sabi sa aklat ng Matthew chapter 11, verse 29, "Take my yoke upon you and learn from me." Pasanin ninyo aking pamato at mag-aral kayo sa akin. Learn. Napakahalaga ng pag-aaral. Bakit? Sapagkat sa pag-aaral, diyan mo magaganap yung improvement ng iyong sarili rin. Nagiging open ka sa ibang mga kaalaman. Sa cell group, kahit pa paano, may natutuhan. Learn. Doon sila may kapareha ng Bible study. Merong natutuhan. Second component of a cell group, yung tinatawag na love. John chapter 13, verses 34 to 35. "A new command I give you, love one another." Okay. Love one another, ha? Hindi love another one. Love one another. Magmahalan kayo sa isa't isa. At yung pagmamahalan na yung sa isa't isa, eh siyempre, brotherly love. Ay tinatawag na pileo. Okay, number three. Serve. James chapter 2, verse 17. "Faith without action is dead." So, dito sa cell group, natutuhan yung paglilingkod sa isa't isa. Ang ating Panginoong Hesukristo, nagpakita siya ng isang magandang halimbawa ng paglilingkod. Na kung saan, nang sila'y naghahaponan, kinuha niya ang palanggana, pagkatapos nagbigay siya ng tuwalya, nilapitan niya isa-isa yung mga alagad, at kaniyang hinugasan sila ng mga paa. Mga kapatid, yun ang pagpapakitang gawa ng paglilingkod. At ang sabi ng Panginoong Hesukristo, "Kung akong Panginoon ninyo ay ginawa ito, dapat ganoon din ang gawin ninyo sa iba." Napakahalaga ng service, paglilingkod. Kung ang mga miyembro ng isang cell group gusto yung mapaglingkuran lang sila, pangit na bagis yun. Hindi yun ang dapat lumagahap na bagis. Dapat naglilingkuran sa isa't isa. Merong pagtitinginan, merong pagkalingan. Alam niyo, napakaganda yung terminong kapwa sa wikang Tagalog. Kapwa. Pagka in English mo, iba na meaning eh. Ano sa English yung kapwa? Others. Pero yung others, hindi naman yun ang kahulugan sa wikang Tagalog ng kapwa. Ang kahulugan ng kapwa, "There's something in him that is in me." Yun ang kahulugan ng kapwa. Ibig sabihin, hindi siya others. Hindi siya ibang tao. Kapwa mo siya. Di ba? Kaya kapwa ko, mahal ko. Di ba? Tama naman yun eh. Kapwa ko, mahal ko. Kung ikaw ay nagmamahal, ang pagmamahal hindi sa salita lang. Ang pagmamahal, ipinakikita sa pamamagitan ng gawa. Number four, component of a cell group, yung tinatawag na reach. Na-experience nyo na ba yung
tumawag kayo sa phone pagkatapos patay yung phone ng kabila o kaya walang walang signal doon? Anong sagot nung babae? The number that the desire cannot be reached. Ibang minsan nabubwisit ka? Hindi ko naman tinatawagan si Rich. Cannot be reached. Alam ninyo, yung cell group, ang kagandahan sa cell group, naaabot niya kahit yung mga sulok-sulok na hindi naaabot ng simbahan. Ang kainaman sa mga maliliit na grupo, very flexible siya. Pwede siyang gawin sa mga paaralan, pwede siyang gawin sa mga bahay, at sa katunayan, pwede siyang gawin kahit sa ilalim ng puno ng mangga. Meron akong naitatag na cell group sa may isang bari ng Santa Maria na kung tawagin kamangyanan. Sa unang pagkasama-sama namin, nag-meet kami sa ilalim ng puno ng sampalok. At ako'y tuwan-tuwa sapagkat nararamdaman ko yung pagkaramdam ng mga tagad sa sinuuna pang pangangarap nila ng Ebanghelyo. Alam niyo mga kapatid, tayo ng mga manggagawa, mahalagang experience natin yan, yung ganyang bagay. Kasi minsan, sa paulit-ulit na ginagawa natin, parang nawawala na lang meaning sa atin yung ating ginagawa. Pero alam niyo mga kapatid, kung gagawin niyo yung mga bagay na ito, magkakaroon ng isang panibagong buhay ang inyong pag-ministeryo. Rich, meron isang pastor na yung pastor na iyon, may nakasalubong siyang tao. Pagkatapos binati siya, ay, pastor, hindi ko na babanggitin yung pangalan, baka sabihin niya ko sa iyo. Ay, kilala mo ko, sabi niya. O, pakilala ko po kayo. Kasi po, umaatin po ako sa isang cell group ng church niya. Di ba po kayo yung pastor ng church na ganito? Opo, ako nga. Umaatin po ako sa isang cell group ng church ninyo. Eh, di ba napakaganda? Ibig sabihin, yung mga tao sa community, hindi lahat yun kilala ng pastor. At hindi lahat yun maaabot ng pastor. At hindi lahat yun mararating ng pastor. Pero yung mga cell groups, kung iyan ay lalagana, maaabot niya maging hanggang kaso magsulukan. Nararamdaman niyo ba ng panahon ni John Wesley na siya ay nagtayo ng mga class system, ng band, ng society? Tandaan niyo mga kapatid, noong panahon ni John Wesley, magbilis na lumaganap ang ebanghelyo at ang pangangaral pagmi-ministeryo sa pamamagitan ng gandang bagay. Kung minsan pangit ang tingin natin sa cell group dahil sa amin nila at sa hindi, umuntag yung mga simbahan dahil dito, pero hindi tayo na UMC. Kahapon lang may kontakot ng pastor na pagpuntahan namin yun. At totoo naman, original naman ang cell group sa Methodist. Kaya lang, tayo na sumunod na saling lahi ng mga manggagawa ay hindi natin inabutan yung ganong katinding sistema, hindi natin inabutan. Pwede kayo inabutan tayo pero malata. O kaya pabago-bago, o kaya hindi nasusustain. Pero ang totoo, nung pinag-aralan ko yung buhay ni Paul Yonggitsyo, yung may pinakamalaking simbahan sa kasalukuyan, nasa South Korea, yung Yomido Paul Gospel Central Church. Pinag-aralan yung buhay niya, yung kanyang mga libro ni sinulat. Alam niyo ba kung saan natuto si Paul Yonggitsyo? Sa buhay ni John Wesley. Si Cesar Castellanos, nung dumating sa punto na gusto niya lumago yung church niya, kaya lang 300 ayaw na lumago nag-plato na rin . Nabalitaan niya yung cell grouping na ginagawa sa South Korea. Mismong siya pumunta ron, umatayin siya ng mga ginaganap na seminar nitong si Paul Yonggitsyo. Naupo siya ron, nakinig siya. At alam niyo, dinala naman niya yun doon sa Bogota, Colombia. At dito nga, natatag yung cell group system na G12.
At yung kanyang ginawa na iyon ay nung makitang umuundag sila, maraming mga denomination, evangelicals, pumupunta naman sa Bogota para sa gayon pag-aralan yung kanyang sistema. Bakit? Kasi napakalago ng Magandang Church. At alam ninyo, ang sabi nga ni Cesar Castellano, hindi po pwedeng pagmalakihan sila na nasabihin sa kanila, eh, sa amin hindi obra yan. Kasi marami nang umubra eh. Ganoon din, hindi po pwedeng pagmalakihan yung kanyang mga miyembro. Kasi sa atin, ang gusto natin, maraming training bago tayo magsimula. Gusto pa yata yung ritual ng commissioning o kung anuman bago magsimula. Pero ang sabi niya, ultimo janitor namin, may cell group. Sabi ko nga, kung yung janitor nila, may cell group, kung pwede rin na yung janitor ng simbahan namin, magkaroon ng cell group. Eh kung yung janitor ng simbahan namin, may cell group, mapapahiya, maging yung mga doktor na miyembro ko, yung mga abogadong miyembro ko, mapapahiya. Bakit? Eh kung yung janitor, yung cell group eh. Hindi ba? Ngayon, kung ma-master lamang natin yung bagay na ito, minsan kaya natin hindi magawa kasi ang dami nating reservation. Mga kapatid, kung ito'y makatutulong sa ating iglesia, napakainan. 10 reasons why every Christian should be part of a cell group. Number 1, to fulfill the vision of Christ for the church that Jesus gave us in the Great Commission. Hindi ba doon sa Great Commission ang sabi ng Panginoong Jesucristo, gawin ninyong ano? Alagad ko ang lahat ng mga bansa. Discipleship. Kontra ba sa Biblia yan? Hindi. Kontra ba sa United Methodist Church yan? Hindi rin. Pangalawa, to reach out to the lost. Lucas, Kapitulo 19, talatang 10, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ako'y naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw o nawala. Kaya nga ba't narito tayo, meron tayong mga misyon sa buhay. Maraming mga tao sa kasalukuyan ang nalayo na sa Diyos. Eh ano ba ginagawa natin mga Christian? Alam niyo bang nagkaroon ng pag-aaral kung ilang porsyento ang impact ng Evangelical Church sa Pilipinas? Hulaan niyo. Pastor, 20%? No? 10%? Kahong pa rin? 5%? Hindi? Alam niyo kailan? 2%. Ibig sabihin, yung 2%, hindi mo halos maramdaman. Alam niyo, okay, narunong ko, bakit? Marami tayong mga prominenteng tao eh, sa church. Marami tayong mga prominenteng tao na hindi natin na-utilize. Marami tayong mga simbahang malalaki. Ang United Methodist Church, hindi maliit ng denomination. Isa tayo sa pinakamalaking denomination sa Pilipinas. Amen? Pero bakit hindi nararamdaman? Kasi hindi tayo nagre-reach out. To nurture, next to nurture new believer. Upang sa gayon, palakasin, patatagin, palaguin ang mga mananampalataya to become disciple. Kung bawat sa atin ay magiging disciple, napakaganda. Ano ba yung dalawang elemento ng pagiging disciple? Unang, ikaw ay Christ-like. Pangalawa, ikaw ay handang mag-disciple din ng iba. Sumunod, number 5, to obey the call to make disciples. Ito nga yung sinasabi kanina, dito yes dyan, na direksyon ng isang umatin sa church. Sa una, attend lang siya. Siguro parang observer, patingin-tingin. Hanggang sa lumaon, after niya maging attendee, ang nangyayari sa kanya, magiging
member na siya. Pagkatapos niya maging member, magiging? Magiging multiplier na siya. Multiplier, ibig sabihin, humahawak na siya ng isang cell group. Nangunguna na siya sa isang maliit na grupo. Ngayon, yung maliit na grupo niya na yun, kung matuturuan niya na magtatakdi ng maliit na grupo, halimbawa, 12 ang bilang ng maliit na grupo niya, tapos yung bawat 12 na iyon, ay magkaroon din ng grupong 12. Abay, ano na siya? Mentor na siya. Ang ibig sabihin, leader of leaders na siya. Kasi, yung nasa ilalim niya, na kanyang dinidisciple, nagdidisciple na rin sa ilalim. So, kung ang isang pastor, meron sa ilalim niya ng 12, pagkatapos yung 12, naitik na 12, 144 na iyon. Meron na siyang 144. At yung 144 na iyon, kung magdidisciple ng 12 din, meron na silang 1,728. Mga kapatid, hindi na masama yun. Mega church na ang tawag doon. More than 1,000. At naniniwala ako na darating ang pagkakataon, ang Methodist Church magkakaroon na ng maraming mga mega churches. Amen? Amen. Amen. Alam niyo doon sa church na destino ko, ang aming vision, hindi pa isa-isang daan. Hindi pa dala-dalawang daan. Ang aming vision, makapagtatag ng mega church. At yung 400 na attendance namin kada Sunday, nagdaos kami ng anniversary, ika-30th anniversary ng nakaraang last Sunday of November. Ang aming panauhin ay si dating Chief Justice, hindi po korona. Huwag yun. Ang aming panauhin, si dating Chief Justice, Renato Puno. At tuwang-tuwa siya dun sa nagaganap sa ating beso na yun. Ininaos namin ang Thanksgiving service hindi sa loob ng church dahil hindi kami kasya ron. Ininaos namin ang Thanksgiving service sa isang gymnasium ng Philippine National Agricultural School. At alam ninyo, yung gymnasium na yun, full pack sa dami ng tao. Yung cater na kinuha namin, nagpahanda kami na unay 600, yung good for 600 person. Eh yung cater ay member din namin. Beforehand, umattend siya ng first and second service. Sabi niya, yung good for 600, baka kapusin. Kaya nagpaluto pa siya ng maraming pansit. Para sa gayon, eh, hindi mabitin. Alam ninyo, nung anniversary, yung good for 600 na yun, yung pinaluto niyang pansit, halos masimot. At ibig sabihin, ang bilang ng mga tumalo, around 700 people. Yung around 700 people na iyon, wala kaming bisitang iglesia kundi isa lang, yung aming mother church. Pero yung bisita namin galing sa mother church, mapipilang mo sa daliri, mga ilan lang sila. The rest, na lahat na iyon, attendees ng church. Ang ibig sabihin, ang sabi ko sa aking primary group, sabi ko sa mga kalalakihan, sa mga church, sa church council, mga kapatid, ipinakikita na ng Panginoon sa atin yung ating vision. Amen? Kaya tuwan-tuwa sila. Sabi nga ng aking chairman ng council, alam mo, pastor, sa 500 na lang, yung bawat isa dyan, mag-aya ng isa, ay 1,000 na tayo. Mega church na tayo, at hindi na masama yun. Di ba? Alam niyo mga kapatid, napakalaga na ginagawa natin na ito. Yung visioning, yung huwag tayong manatili sa ating comfort zone.
Lumabas tayo, magbintay ng tao. Magtayo tayo ng maliliit na grupo. At hayaan natin tulungan sila na patuloy maglingkod sa ating Panginoon. Number 6, to be the church. Alam nyo, ang cell group parang isang maliit na church na kung saan nagaganap ang maraming mga bagay na elemento ng isang church. Next, to fulfill one another's command. Next, to fulfill your ministry and then to target your efforts. At panghuli, number 10, to become fruitful. Medyo binibilisan ko na po, baka kapos na naman ako sa oras. Gagaya kanina. Okay. Sundan nyo lamang po ako na inyong notes dahil hindi na ito nakapasama dun sa PowerPoint. Cell group differences from Bible study, number 1. Atmosphere. The Bible study is the school. The cell group is the home. So yung atmosphere ng Bible study, siyempre, eskwelahan. Yun namang cell group, tahanan. Yung aking pangatay na anak, dahil yung aming church ay parang ganito, merong paaralan. At yung paaralan niya hanggang high school. Yung aking pangatay na anak, para makapunta siya doon sa eskwelahan, hindi na siya lalabas ng compound. Ganon din yung buso ko, para sila na nag-aaral. Nung una kayong magistrate noon, pareho silang doon nag-aaral. Gumraduate na lang yung aking anak sa high school. Noong siya mapasok sa eskwelahan, ilang hapang lang layo ng eskwelahan doon sa parsonage. At minsan, sabi niya, parang masaya minsan eh, sumasakay sa jeep, o kaya sa tricycle, mupunta sa school, o kaya may dalang bayon. Kaya sabi ko sa kanya, eh di kung gusto mo, bago ka pumasok sa eskwelahan, lumabas ka muna ng compound, dala mo yung bayon mo, umikot ka muna dyan sa plot, pagkatapos saka ka bumalik. Ayan. Alam niyo, minsan yung aking anak eh, sa sobrang honest niya, yung kasi mga nalilate sa flag ceremony, yung guardia namin doon ay mabagsak eh, picture eh. Lahat ng nalilate sa flag ceremony, kahit ikay high school, titigil ka muna doon sa guard house, kakanta ka mag-isa ron na lupang hiniran. Alam niyo, nung minsan nalilate yung aking anak, yung say 4th year, imbis na pumunta siya doon sa school, sa middle floor yung kanyang classroom, pumunta muna siya doon sa guard house. Sabi niya, Kuya Bong, pakantahin mo na ako ng Bayang Mag-ilog, natin ako eh. Totoo rin yung classmate niya sa kanya. At alam niyo, sa kanilang school, kapag meron siya nakakalimutan, o kaya may break sila, nakakauwi siya sa bahay para magtahin. Sabi ko nga sa kanya, yung iyong naging karanasan, kahit naiingit ka sa ibang mga classmate mo, hindi nila mararanasan yan sa tanong buhay nila. Kaya napakaganda nung karanasan mo. Nag-aaral ka sa paaralan na yung paaralan na yun nasa bahay mo. At alam niyo mga kapatid, kung sana dadami ang mga tahanan sa simbahan, ang ibig ko sabihin yung mga cell group, na kung saan mapupuntahan ang ating mga kaanib, mapagpapahingahan nila, mahihingahan nila ng kanilang mga damdamin. Eh, hindi man napakagandang atmosphere yun. When I was in college, nag-aaral ako sa kolehiyo. By the way, dito ako pinanganak sa Manila. Na ako yung mag-aaral ng elementary, doon na kami naglaki ang lahat sa Bulacan. Kapag ka naman magkukolehiyo, dito kami sa Manila ulit. So noong ako ay nasa kolehiyo, meron matandang bahay yung aming lola dito sa may Pandakan. Doon ako umuwi. Kaya lang, pagka ako yung nagkakasakit, dahil ang nanay ko, mga kapatid ko, nasa Bulacan, kahit ako inaapoy ng lagnat,
Pipilitin ko yung sarili kung pupunta ng Divisoria, sasakay ako sa Santa Maria Liner, at kahit na lagi hilong hilo sa daan, pipilitin kong makuwi ng Sulukan hanggat Bulacan. At pagka nakita ko na yung nanay ko, yung bubong ng bahay namin, eh parang naibusan na yung aking nararamdaman. Minsan nga, pinagalitan ako ng nanay, bakit di, sana pumunta ka na lang sa ospital o sa doktor, umuwi ka pa rito kung napano ka sa daan. Pero ayoko, gusto kong umuwi sa bahay namin. Dahil doon ako nakakasumpong na aking kapahingahan. Hindi ba tayo ganun din? Pero baka kung walang bahay na mauuyan. Di ba? Maraming mga tao sa kasalukuyan restless. Bakit? Wala silang tahanan. Ang ibig ko sabihin, spiritual group. Yung cell group, kanya na i-deliver yung need ng mga tao for a spiritual home. Hindi ba napakaganda? Next, in terms of leadership, yung leader ng Bible study, he or she is the teacher. Sa cell group naman, yung cell group leader, siya ang parent. Hindi ba? Napakaganda. Bahay nga eh. Kaya parent. Cell involvement is prerequisite to encounter. So kung meron pa rito hindi nakapag-encounter, tandaan ninyo, cell involvement is prerequisite for the encounter. Kasi mas makikita mong meaningful yung encounter kung meron kang cell group. Bakit po? Anong wisdom dun? Kasi yung cell group leader mo, siya ang mag-endorse sa'yo sa encounter. Siya ang mangungumusta sa'yo, sasamahan ka sa encounter. Pagdating ng post-encounter, siya rin yung mag-aalaga sa'yo, tatanungin ka niya kung kumustahin ka niya. Parent nga eh. Di ba? Number 3. Yung Bible study member, student. Yung Bible, yung cell group member, child. Di ba? Malaki pagkakaiba. Student, child. My wife is a teacher. Sa kanya, meron siyang commitment sa kanyang mga estudyante within the school year. Pagdating ng June to March, yung lahat ng mga estudyante niya tinuturing niyang anak. Tinitingnan din niya kung ano mga pangangailangan, kung ano yung kanilang mga damdamin, yung kanilang mga sobrani, para siyang ina sa kanila. Pero, natatapos yung commitment na iyon after the school year. Pero, yung aking anak na si Lester dyan, yung aming bunso, atong buhay yun eh. Lifelong yun. Walang pinag-uusapang school year dyan. Anytime yan, panghabang buhay. Sa Bible study, hanggat may Bible study, meron kayong commitment sa isa't isa. Pero, how long? Gaano katagal? Karamihan sa mga Bible study, nagsisimula bago mag-church conference para nang ma-report sa DS. After the church conference, natatapos na rin, nalang pagre-reportan. Sige, next year eh. Next year ha, bago tayo mag-church conference, babaybos natin ulit tayo. Mga pastor na kasama ko, huwag kayo magagalit sa akin. Trabaho ko rin noong dyan. Inaamin ko po. Trabaho ko rin noong dyan. Huwag kayo magagalit sa akin. Walang commitment eh. Pero, pagka merong cell group, lifelong process yan. Panghabang buhay yan. Kaya nga eh, wala tayong iwanan. Nandito tayo. Di ba? Walang reservation. Next, anong number na tayo? Number 4, ano yung activity, pangunang activity ng Bible study? Paano na yung activity ng Bible study? Teaching. Sa circle naman, sharing. Alam ninyo, sa cellphone, nung nakaraan, natuklasan ko yung Bible study na hindi mo naman iba Bible study na sasabihin mo yung mga theological background nito. Eh, alam nyo, ako yung mag-aaral sa seminaryo, hindi lang basta nag-aaral. Kundi, nag-aaral ako ng nagpakadalubhasa ako. Minaster ko yung master. Sabi nga nila, dinoktor ko yung master, minaster ko yung doktor.
Ganun yung aking ginawa nung sa seminaryo. Ang Master of Divinity, 3 taon lang, pero 2 taon ko pinapagraduate na ako. Huwag na, baka sabihin niyo, mayabang ako. Pero totoo po yun. Hindi ko tinanggal. Gusto kong takusin yung 3 years. Dahil gusto kong magpakadalubasa. Kumisa, natetempt ako sa church na sabihin yung mga napag-aralan ko ng mga theological terms. Yung mga misteryong tremendum, kumbaga. Pero, ano sa isa nito sa kanila kung wala naman itong meaning? Doon sa aking cell group, kapag ka bumuklat kami ng Bible, sumusunod namin lectionary. Kaya kung ano yung Sunday worship ko, worship sermon ko, yun yung aming tinatalakay sa aking cell group at sa lahat ng cell group, yun ang tinatalakay. At alam nyo, simple lang itatanong ko, ano sa bahaging ito na aking binasa ang naka-inspire sa inyo? At doon na iikot ang talakayan. Alam mo, napakaganda. At napakasarap. Maganda nyo. Bakit? Sapagkat yung Bible, hindi lang siya basta Bible, kung hindi, humahakpang siya papunta sa puso mo. Ganun ko ilalarawan yung nagaganap sa self-group. Number 5, difference between a Bible study and a self-group. Pagdating sa orientation, ang Bible study, curriculum-oriented. Ang self-group naman, process-oriented. I suggest you convert your Bible study group into a self-group. At pwede po yun. So kung meron kayong mga existing na Bible studies, mga Bible study groups sa inyong mga church, i-encourage nyo na i-convert ito into a cell group. Number 6, anong kinatarget naman? Yung Bible study, target the mind. Yung cell group, target the heart. Next, number 7, learning strategy. Karamihan ng mga Bible study group, lecture time. At yun naman, mga cell group naman, facilitation type. Ang totoo, mas mahirap manguna sa Bible study kaysa sa cell group. Dahil sa Bible study, ini-inject mo yung information paano kung wala ka naman. Pero sa cell group, bawat sa inyo, pare-pareho ninyong ginunguya yung salita ng Diyos. Diba? Sabi sa Awit, chapter 1, meditate it day and night. Bawat sa inyo, minemeditate niyo ito, hinihimay-himay niyo sabay-sabay ito. At walang paligsahan doon. Bakit? Kasi kung ano yung meaning ito sa buhay mo eh. Walang paligsahan. Minsan ang mga Sunday school natin nagiging showdown. Yung mga Bible study, nagiging showdown. Kaya nakukulpit yung pinaka-purpose ito. Bigyan nyo naman ako niyan. Lalo kayo sa inyo eh. Pag na-start niya ako. Okay, salamat Pastor. Kaya ako magkakaroon sa langit. Okay. Number 8, focus. Yung focus ng Bible study program. Yung focus naman ng cell group, people. Hindi ba? Napakaganda. Next, number 9, pagdating sa process, sa Bible study, mind building. Mind building. Yung ating isip, ang kanyang itinatatag. Sa cell group naman, sa process, character building. Character building. Doon ko sa church na Katistino, meron yung, nasabi sa inyo, merong school. Doon sa paaralan ay yun, ako po yung chaplain, ako rin yung guidance counselor. At tuwing umaga, nandoon ako sa office ng guidance.
At dinadala sa akin ng mga teacher, yung mga pasaway na estudyante nila, yung mga nanay, dinadala ng guardia sa akin, yung mga hindi kompleto yung uniform, walang ID, o kaya sumagot-sagot nyo sa guardia, dinadala sa akin. Sa mga tuwid, yung lahat ng mga pasaway, matitigas ang ulo, yun yung dinadala sa akin. Masaya naman ako roon. Hindi ko rin nga malaman sa sarili ko kung bakit. Masisiyahan ako sa ganun bagay, binibigyan ako ng problema. At minsan meron isang teacher na teacher ng fourth year. Ang dinala sa akin, hindi isang estudyante, hindi dalawa. Not just one, not just two. Kung hindi isang grupo ng barkadahan ng mga estudyante ng pasaway. Dinala niya sa akin, Pastor, ikaw na bahala dyan. Ayun, hindi ko malaman ang gagawin ko. Sana marami kong posas, pinagposasan ko yung... Sana nagkaw ng posas bawat isa ko. Isang mahabang lubid na tinalayan ko na lang muna. Tapos pinilad ko sa araw, pinagpagat sa langgam, ganun. Okay, hindi naman. Joke all day. At doon sa grupo na yun, hindi, kinausap ko silang lahat. Tapos, ito isang style ko eh. Sa mga may eskwelahan, pwede nyo rin gawin ito. Yung mga pasawa ng estudyante, tinatanong ko yung background ng pamilya. Tinatanong ko rin yung background ng religion nila. Saan ka pa nagsisimba? Ay, wala nga po kami, pastor, pinagsisimbahan eh. Sa linggo, magsimba ka. Itutuloy natin yung counseling natin. At naratagdagan yung mga umaatin. Alam niyo, doon sa barkadaan na yun, merong wala. Isang kabataan. Yung kabataan na yun, hanggang sa minsan, na-attend siya sa church. Pagkatapos, unti-unti, na-involve siya sa ministry, na-involve siya sa cell group ng kabataan. Nung siya kumraduate ng fourth year, kamantik na siya hindi makagraduate. Gusto na nga i-kick out ng paaralan eh. Pero, ginarantsahan ko eh. Eh, ba't ako eh, ganun eh. Lagi ako kumapasok sa problema eh. Ginarantsahan ko na gagarantsahan ko ako bahala. Ayusin ang Panginoon yan. So, from time to time, kinakausap ko siya, meron siyang grupo doon sa church. Alam niyo ba, hanggang sa lumaon, naging cell group leader na siya. Tapos sa nakaraang CI, nag-forward siya para magpasto. Gulat lahat ng mga kabataan. Ang totoo, classmate siya nung fourth year. Gulat silang lahat. Pero ang sabi ko sa kanila, alam niyo bang napakalaki na ipinagbago ng batang ito. Sapagkat araw-araw, ako'y lumalabas, nagme-ministeryo, nagmimisyon ako sa iba't ibang lugar, kasama ko yun. Minsan, kung wala akong makasama, mag-isa siyang kasama ko. Minsan, sa aming paghayo, ang sabi ng misis ko, ang pangalan kasi niya yung Neil Alfred. Sabi niya, Neil, naninipa ako po sa iyo ngayon. Bakit? May sakit ka ba? Sabi niya, wala po. Kasi yung batang iyon, maingay, magulo, mature na parang pasagulero, ganyan. Pero biglang nagbago. Alam niyo mga kapatid, yun ang isa sa mga nagagawa ng cell group. Character building. Inaayos yung character. So particularly, G12, yung G12 cells are exactly the same. A group of people with similar needs and interests meeting together regularly to worship, help each other, and reach out. A G12 cell is small, between 6 to 12 people. Ang aim niya, each cell is to grow and multiply. Naratandaan niya ang tinalakay, a place to encounter Jesus, a place to belong, a place to grow, a place to give, a place to reach out, and multiply. Mga kapatid, pambawat sa atin magkakaroon ng commitment
dito sa bagay na ito, magiging maayos ang takbo ng ating ministeryo. Hindi tayo mahihirapan sa paglilingkod at hindi rin tayo mahihirapan na hubugin unang-una ang ating sarili, ang ating pamilya, ang kalaganapan ng ating kapatiran hanggang sa ating komunidad. Tayo po manalangin.